Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay walang anumang sama ng panahon sa paligid po ng ating bansa at gaya po na inyong nakikita ay wala pong sirkulasyon pero malakas po ang amihan na patuloy pa rin na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon at Shoreline naman o yung lugar kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies ang patuloy naman po na nakakaapekto dyan sa may Southern Luzon at Visayas. At sa atin naman pong long range forecast, is storm free po tayo this week pero mayroon pa rin pong namamataan na banta ng sama ng panahon posibleng sa susunod na linggo na lalapit po dito sa ating bansa gaya po ng inyong nakikita na maaari po na makaapekto dyan sa may Visayas at Mindanao at ang development po nito ang atin pong babantayan. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dulot pa rin ng amihan at shoreline ay may malalakas po ngayon na mapag-uulan sa halos buong bahagi po ng Bicol Region, ilang bahagi po ng Calabar Zone, Mimaropa, ganoon din po sa ilang bahagi ng Central Luzon, Cagayan Valley, La Union, maging po sa ilang bahagi ng Samar Provinces, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Leyte. So, may mga isolated rains rin dyan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ilang bahagi po ng Caracas, Sokcergen at Davao Region. Kaya iba yung pag-ingat pa rin dahil posible pa rin po ang mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, may kataasan pa rin po ang mga alon sa seaboard po ng Northern Luzon at Eastern seaboard po ng Luzon at ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3.5 meters height. Iwasan muna natin ang papalaot dyan, lalo na po sa mga may kulay pula para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!